Ilang years na? Almost 9 years na itong laptop na to, pero ang napalitan ko pa lang dito yung kuwan niya, yung SATA drive niya. Nakurap siya. Parang na-virusan yun eh. Nakurap. So, buti nakabili ako Seagate. Nasa around 25 real. Mga more or less sa Pinas, 4 or 5,000. Yan na. So after installation, nung ni-check ko, akala ko hindi siya activated, yun pala activated siya oh. Ito yung kagandahan kung after nyo ma-install yung mga bagong bilhin yung laptop or desktop, na-register nyo yung Microsoft, gumawa kayo ng Microsoft account ninyo, kasi automatic yan, pag ma-corrupt yung laptop nyo or masira ang laptop ninyo at saka reinstallan nyo ng bagong OS or anuman, bagong reinstallan nyo ng bagong Windows ulit, automatic ma-activate siya through digital license siya. Ma-activate siya through digital license. Tingnan mo sa akin, oh. Ang Windows ko, sa activation niya, is already activated by means of a digital license linked to your Microsoft account. Ibig sabihin, yung since ang pinalitan ko lang din naman is yung hard drive ko, so ibig sabihin nung mag-install ako ng Windows 10 home ko, after pag-install ko, hindi ako nag-create ng account, yung ginamit kong account mismo sa manang microscope ng Microsoft ko is same lang din ng account na in-install ko dati dito sa may luma kong laptop na to. So, after na-install na siya, fully install na siya, nung chinek ko yung activation niya, it turns out na activated siya through a digital license. So, this means na no need na akong bumili ng bagong Windows 10 na operating system kasi activated na siya. Product key pala. No need ako bumili ng product key para i-activate yung Windows ko na in-install ko dito. Kasi nga, na-activate na siya through a digital license. May isang klase ng activation yan eh. May activation na through OEM din naman siya. Digital license or product key. So, since naka-link ang Microsoft account ko dati pa sa Sony na to, kaya activated siya nung in-install ko yung Windows 10. So, no need na akong bumili. Ganun yun. So, hindi na ako napapagastos. Kaysa yung Windows 10 Pro na in-install ko na sa download lang yun. Hindi naman, wala namang product key. So, and it turns out na forfeited yung product key nun, kaya nagsasabi siya your Windows is not activated. Pero since ito, original pa to, na Windows OS niya, na-activate siya through a digital license. And I'm so happy. So that's it. So ayan. Yan dito na lang. Ang time is 1:10. Nandito na lang. Nantok ako. Ang time is 1:10. 1:10 a.m. Hoping, sana nga, nakuhan ko siya. Na-install ko siya sa original niya na phone, na Windows. Although kanina humingin ang license key siya, pero sa nakita ko sa ibang pag-install nila, hindi rin nila, siniskip din nila yon. Once na-install na, na-identify ng Windows daw, yung original na Windows product key niya or yung serial number niya. Kasi ang pinalitan ko lang naman dito yung hard drive eh.
Ibig sabihin, na-identify niya yung mismong unit. Kasi hard drive, kung lang din naman siya, isang part lang hardware siya eh. Well, tingnan natin. Sa mga susunod na araw, kung kailangan ko siyang activate or hindi. Kung activate, install na ka Windows 10 Home naman siya. At least, ang nakita ko yata doon, ang presyo niya is 135 US dollars compare mo sa Windows Pro na dahil.